Simulan na po natin ang ating kwento. Patuloy na umaatake ang mga saltik. Isang di pa na lamang ang layo ng mga ito sa kanya at nakaamba na ang hawak nilang mga armas. Nang biglang nabuwal ang dalawa sa mga ito sa lupa, napatitig itong si Nanay Canida sa likuran ng mga aswang. Sina Lucas, Luis, ang Kurkur at ang Gibong. Namataan pala ng mga ito na nanganganib ang buhay ng matanda. Kaya mabilis nang kumilos ang apat para tulungan si Nanay Canida. Ilang sandali, tuluyan nang napatay nila ni Lucas ang dalawa pa. Wika nitong si Luis. Nanay Canida, kami naman ngayon ang tutulong sa iyo. Napapangiti na lamang itong si Nanay Canida. Sagot naman ito. Salamat sa inyo mga anak. Ngayon, kailangan ko nang tapusin ang anim na mga ito. Natapos na niya ang orasyon na paninlang. Agad niya itong binitiwan bago pa makagawa ng mas malakas na orasyon ang mga matatandang mga aswang. Sa isip ng matanda, magbabayad ngayon ang anim na mga matatandang mga saltik. Makalipas ang ilang sandali lamang, biglang nakaramdam ang anim na mga matatandang saltik na parang umiinog ang buong paligid. Mabilis nang dumapa ang mga ito sa lupa, habang sabay-sabay nang bumulong-bulong sa lupa. Ang ginawa naman nitong si Nanay Canida, biglang umatake ito sa harapan ng anim na mga matatandang mga aswang, habang nakaumang na ang dala nitong tabak. Wika agad nung isang matandang aswang. Harangan ninyo ang matandang iyan. Muling igagapos natin ang kanyang mga kakayahan. Kaya tumayo agad ang dalawa sa mga ito at pagkatapos humarang ang mga ito sa daraanan ni Nanay Canida. Nakahanda na ang kanilang mga kamay na nakalabas na ang mga matutulis na mga kuko. Ngunit biglang napaangil ang dalawang matandang aswang na nasa likuran dahil hinila na ang mga ito ng mga baging. Ang mga baging na ito ay ang mga pinalabas na kanina ni Nanay Canida bago pa sila pumasok sa kabahayan ng mga gabunan at mga saltik. Dahan-dahan na pinausad ng matanda ang mga ito na hindi na malayan ng mga aswang. Pagkarating ng dalawang aswang doon sa mga damuhan at tuluyang nadala ang mga ito ng mga baging, mabilis na itinarak ni Nanay Canida ang kanyang hawak na punyal sa likod ng mga ito habang may mga iniusal-usal na mga orasyon. Agad na napangasab ang dalawang matatandang mga aswang. Nangingisay ang mga ito at makalipas lamang ang ilang mga minuto, binawian na ang mga ito ng buhay. Habang ang papasugod na matanda sa harapan ng mga aswang, nagiging alikabok ang katawan nitong si Nanay Canida at tinangay ng hangin. Sigaw agad nung isang saltik. Isang paninlang lamang ang mga ito. Nasa ating likuran ang ating kalaban. Mabilis nang nagsitayuan ang dalawang saltik na nakadapa sa lupa at muli nag-uusal ang mga ito ng orasyon. May ilang mga gabuna naman ang papunta doon sa kakahuyan para tulungan na din ang kanilang pinuno na bumagsak doon sa puno ng kahoy, habang ang ilan sa mga ito umaaligid sa kanila ni Nanay Canida. Hindi din magawa ng mga ito na makatulong dahil nakaharang sina Lucas at Luis sa mga ito. May naabot pa nga na isang gabunan itong si Luis. Agad na kinubawa na ito ng isa pang kurkur, habang ang alaga nitong Gibong mabilis na din na inabot ang isa pang aswang. Dahil nga mahaba ang mga bisig ng nilalang na Gibong, agad niyang nahawakan ang mga pakpak ng gabunan at pagkatapos ibinagsak na niya ito sa lupa. Kumilos na din itong si Lucas para pagtutulungang atakihin na ang dalawang aswang
na nakabulagta pa sa lupa. Pinagpapalo ni Lucas ang mga ito at pinalakol na din nitong si Luis. Pinagkakagat naman ng kurkur ang punong pakpak ng isang gabunan hanggang sa tuluyan na itong namatay. Ang apat na mga matatandang saltik, hindi na nakaligtas ang mga ito sa mga baging ni Nanay Canida. Tuluyang pinatay na ito ng matanda. Wika ni Nanay Canida kay Lucas at Luis. Kaya nyo na ba ang mga iyan, Lucas? Luis, kailangan kong tapusin na ang pinuno ng mga ito doon sa kakahuyan. Walong mga aswang na lamang ang nasa harapan ng grupo nila ni Lucas at Luis. Limang mga saltik at tatlong mga gabunan. Ngunit lahat ng mga matatandang mga aswang, namatay na ang mga ito, maliban lamang doon sa dalawang matandang gabunan at isang matandang saltik na tumulong na kay Tatay Lucrecio. Sagot naman itong si Lucas. Kaya na namin ang mga ito, Nanay Canida. Uubusin na namin ang mga limunyong ito. Mag-iingat kayo, Lucas. Luis, tatapusin ko muna ang pinuno ng mga ito. At ilang sandali, biglang nawala itong si Nanay Canida sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na pala itong tumakbo papunta doon sa kakahuyan. Habang doon naman sa kakahuyan, may mga sugat na itong si Tatay Lucrecio. Natusok ang kanyang pakpak at iba't ibang parte ng katawan ng mga nabaling mga sanga. Ngunit unti-unting naghihilom na ang mga ito. Isa ito sa mga malalakas na kakayahan ng matanda. Kaya nitong pagalingin agad ang mga natamong sugat sa loob lamang ng ilang minuto. Walong mga aswang ang kasama nitong si Tatay Lucrecio. Mura ng mura ang pinuno ng mga aswang nang makitang isa-isang bumulagta ang kanyang mga tauhan. Galit na galit ito. Wika nito sa mga kasamahan. Walang aatras. Mamatay tayong magkakasama. Ngunit natitiyak kong isasama ko ang matandang ito. Mag-iingat kayo. Talasa ninyo ang inyong mga pakiramdam. Papalapit na sa atin ang matanda. Kaya gulat na gulat ang mga kasamang aswang nitong si Tatay Lucrecio. Wala kasi silang nakitang may paparating sa kanilang kinaroroonan. Kaya mabilis nang nag-usal ng mga orasyon ang mga matatandang aswang. Sa kakahuyan, mas lamang itong si Nanay Canida. Mas magagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa mga baging at sa mga ugat ng mga puno ng kahoy. Magagamit din niya ang kalikasan dahil wala ng mga harang galing sa mga saltik. Sa tingin kasi ni Nanay Canida, hindi na sapat ang bilang ng mga matatandang mga aswang para makagawa ang mga ito ng malakas na mga pangharang at pamako. Sigaw agad nitong si Pinunong Lucrecio. Nasa itaas ang ating kalaban. Nang mapahangad ang mga aswang, dinamba na ni Nanay Canida ang isa sa mga matatandang aswang. Binitbit na niya ang isang saltik papunta doon sa kabilang puno ng kahoy. Iniuna ni Nanay Canida ang mga matatanda dahil kung wala na ang mga ito, mas madaling tatalunin niya ang mga ordinaryong mga saltik at mga gabunan. Ngunit mabilis na din na kumilos itong si Tatay Lucrecio gamit ang kanyang mga pakpak. Mabilis na sinundan nito si Nanay Canida. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang humarang sa kanya ang mga sanga ng mga puno ng kahoy. Balak sanang sumunod na din ang iba pang mga aswang para tulungan ang kanilang kasamang matanda. Ngunit gulat ang mga ito dahil hindi na nila maigalaw pa ang kanilang mga paa. May mga baging na palang nakapulupot sa kanilang mga paa. Kaya ang ginawa ng mga aswang, gamit ang kanilang mga matutulis na mga kuko at mga hawak na patalim ng mga saltik, pinutol nila ang mga baging at gumawa na din ang mga ito ng mga malalakas na mga orasyon na pangwasak. Habang itong si Tatay Lucrecio, winasak na din ito
ang mga sangang nakaharang sa kanya. Umaatungal na ito na parang isang halimaw dahil sa sobrang galit. Ngunit huli na, napatay na ni Nanay Canida ang isang matandang saltik. Nang makahulagpos na din ang mga aswang galing sa mga nakapulupot sa kanila na mga baging, sumunod ang mga ito doon kay Tatay Lucrecio. At nang makita nila itong si Nanay Canida na nakatayo doon sa sanga ng mga puno ng kahoy, agad nang umataki ang mga ito. Mabilis nang nagpatalon-talon ang mga saltik habang nakalipad naman ang mga gabunan. Sigaw nitong si Tatay Lucrecio, "Tumigil kayo! Hindi na iyan ang kalaban natin. Patibong lamang iyan ng matanda." May kinuha itong si Tatay Lucrecio na parang mga buto ng bunga. Agad itong ibinato ng pinuno ng mga aswang doon kay Nanay Canida. Nang matamaan niya ito, agad itong nagiging putol na sanga at nahulog ito sa lupa. Uwi ka nitong si Tatay Lucrecio. "Diba sabi ko sa inyo, hindi iyan ang tunay na ating kalaban. Gamitin ninyo ang inyong mga pangamoy." Ngunit sa kabilang isip nitong si Tatay Lucrecio, talagang nakakamangha ang lakas na ipinakita ni Nanay Canida. Malayong malayo ang Nanay Canida na nakalaban niya noon. Kung noon, tinalo siya nito, mas lalo na ngayon. Ngunit wala nang pakialam itong si Tatay Lucrecio. Hindi na pwedeng tumakas pa dahil imposible din na mangyari ito sa kanila. Tumalon na ang pinuno ng mga aswang patras. Pati ang mga kasamahang mga aswang, umatras na din ang mga ito. At ilang sandali pa, may narinig na tawa ang mga ito sa paligid. Hindi nila mawari kung saang banda nang gagaling ang pagtawang iyon. Ngunit ang sigurado nila, galing ito kay Nanay Canida. Makalipas lamang ang ilang minuto, biglang lumakas ang hangin sa buong paligid. Malakas na umabot na sa puntong nabali na ang mga sanga ng mga puno ng kahoy. Nagsilipara na din ang mga alikabok sa paligid, pati na ang mga patay na dahon sa paligid. Dito na ginawa ni Nanay Canida ang kanyang pag-atake. Sa dami ng mga nagsiliparan na mga bagay, agad na nagawa ni Nanay Canida ang isang malakas na panlinlang. Humahalo ang matanda doon sa mga nagsiliparan na mga bagay sa paligid at nagpapanggap na isang nabaling sanga ng kahoy. At nang makalapit ito sa mga aswang, agad na natuhog ang dalawang mga aswang sa dalawang mga matutulis na mga sanga na kanina pa inihanda nitong si Nanay Canida. Habang papalapit na din itong si Nanay Canida, naramdaman naman agad nitong si Tatay Lucrecio ang kanyang presensya. Kaya mabilis itong umatras at inihampas ang kanyang malalaking mga pakpak. Gumawa din ito ng malakas na hangin sa paligid, kaya bumagsak ang iilan sa mga nagsiliparan na mga bagay sa lupa. Ngunit may kaisa-isang sanga ang tumarak at nakalusot sa likod ng pinuno ng mga aswang. Maliit lamang iyon, kaya agad na natanggal ito ng pinuno at hindi na iyon inalintana. Muling nagpakawala ito ng mga pagkumpas ng kanyang mga pakpak habang sinasabayan ito ng mga malalakas na mga orasyon. Ilang sandali lamang, nakita na ng pinuno ng mga aswang itong si Nanay Canida. Nakabulagta ito sa lupa at namimilipit sa sakit. Kaya sa isip nitong si Tatay Lucrecio na napuruhan niya ito sa kanyang ginawang pagpaspas gamit ang kanyang mga pakpak, kaya mabilis siyang umigpaw sa ire at pagkatapos bumulusok papasugod na kay Nanay Canida. Walang humpay na inatake niya ito. Nagpatalon-talon naman ang matandang si Nanay Canida at umiiwas ito sa mga atake ng pinuno ng mga aswang. Uwi ka nitong si Tatay Lucrecio. "Hanggang dyan na lamang pala ang lakas mo, matandang barangan. Ngayon, ako naman." Habang tumatagal ang kanilang labanan,
unti-unting nakaramdam ng pamamanhid itong si Tatay Lucrecio sa kanyang katawan. Kaya tumigil muna ito sa kanyang ginawang pag-atake at pinakiramdaman ang kanyang buong katawan. Ang apat naman na mga natitirang mga aswang, nagtatalunan na ang mga ito, papasunod na din sa kanila. Ilang sandali lamang, wika nitong si Nanay Kalida. Lucrecio, nakaramdam ka na ba ng pamamanhid? Umipikto na ba ang ginawa kong barang sa iyo? Sagot naman ng pinuno ng mga aswang na gulat na gulat. Ano ang ibig mong sabihin na umipikto na? Anong barang ang mga pinagsasabi mo, tanda? Muling tumawa itong si Nanay Kandida. Wikang muli nito. Kanina, nailusot ko ang barang sa pamamagitan ng isang nabaling sanga ng punong kahoy na tumusok sa inyong likod. Punong-puno iyon ng mga malalakas kong orasyon at kasama rin doon ang aking mga alagang mga insekto na galing pa sa mundo ng mga diablo. Sinadya ko din na magpatama sa mga atake mo para hindi mo mapansin at maramdaman ang aking ginawang barang. Ngayon, hindi ka na makawala pa. Nasa loob na ng iyong katawan ang aking mga mababagsik na mga alagang insekto. Unti-unting kinakain na ang laman mo at ang iyong mga lamang loob. Katapusan mo na, Lucrecio. Katapusan na ng mga kasamaan ninyo. Alam kong ang grupo mo ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga magsasaka sa bukirin ng Kantugbas. Mga wala kayong awa. Mga salot kayo dito sa mundo. Kaya nararapat lamang sa inyo ang ganyang klaseng kamatayan. Ramdam ni Tatay Lucrecio ang pagkirot sa loob ng kanyang katawan na parang may mga gumagalaw dito. Agad itong gumawa ng mga orasyon. May kinuha din itong langis at iniinom. Wika ni Nanay Kandida. Hehehe, walang bisa ang mga iyan, Lucrecio. Hindi mga ordinaryong insekto ang aking pinapapasok sa loob ng iyong katawan. Mababangis ang mga ito at makamandag. Hindi na nito kayang puksain pa sa anumang mga gagawin mong mga orasyon. Habang ang apat naman na mga aswang na sumunod sa kanila, agad na bumulagta ang isa sa mga ito nang tamaan ng mga pagpalo ni Lucas. Napatay na pala ni Lucas at Luis ang walong mga natitirang mga aswang doon sa mga kabahayan. At pagkatapos, agad nang sumunod ang mga ito dito sa kakahuyan. Wika nitong si Luis. Nanay Kandida, napatay na namin ang lahat ng mga aswang doon sa kanilang kabahayan. Ubusin na natin ang mga ito. Pagkatapos, inatake na nila ni Lucas, Luis, kasama ang kurkur at ang gibong. Hinaribas na nila ang natitirang tatlong mga gabunan hanggang sa hindi naglaon. Tuluyang napabagsak na nila ang mga ito at napatay. Habang itong si Tatay Lucrecio, nagsisigaw na ito at naglupasay sa lupa. May mga insekto nang nagsilabasan galing sa tainga, ilong at bibig ng matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyan ng namaalam sa mundo. Utos ni Nanay Kandida sa kanyang mga kasamahan na sunugin ng mga ito lahat ng mga bangkay, pati na ang tirahan ng mga aswang. Sobrang napahanga na naman sina Lucas at Luis sa ginawang iyon ni Nanay Kandida. Sa tagal na nilang magkakasama, lalo na sa mga bakbakan, hindi nila lubos na inaakala na may mga makikita pa silang nakakamangha sa matanda. Ang buong akala nila na nakita na nila lahat ng kakayahan ni Nanay Kandida. Ngunit ngayon, mas nasaksihan nila ang lakas nito. Isa-isa nilang inilagay ang mga bangkay ng mga aswang doon sa gitna ng mga kabayan. At pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng mga ito
pati na rin ang lahat ng mga kabayan na nandoon. Parang impyerno ang lugar na nagliliyab ang mga bahay. Makalipas ang ilang minuto, wika ni Nanay Kanida, nalisanin na nila ang lugar na iyon. Sa pagkamatay ng mga aswang nagabunan at saltik sa lugar na iyon, natitiyak ni Nanay Kanida na matatahimik na ang lugar ng kanlasog at kantugbas. May mga napabalitang may mga aswang pa ang naninirahan sa bukirin na ito. Ngunit dahil nga sa pagkamatay nitong si Tatay Lucrecio, ang pinuno ng mga aswang, magdadalawang isip na ang mga ito na mamimiste at manggugulo sa mga tao. Lumipas ang mga araw, mas pinag-igihan pa nila ni Lucas at Luis ang pag-aaral sa mga orasyon at pagsasanay sa mga pakikipaglaban. Lumipas naman ang isang taon, nagpasya na itong si Lucas na lisanin na ang lugar ng kanlasog. Nais na kasi ng asawa nito na doon na sila maninirahan sa lugar nitong si Eloisa para makasama na din ang mga magulang nito. Si Luis na ang nagiging kapitan sa lugar ng kanlasog. Sa hapon na iyon, nagpapaalam na sina Lucas sa matanda. Wika nitong si Lucas habang tumutulo na ang mga luha sa mga mata. Nanay Kanida, maraming salamat sa lahat. Sa ilang taon natin ang magkakasama, itinuring na kitang ina at kapatid ko si Luis. Marami akong natutunan sa iyo, hindi lamang sa mga aral sa kanan, ngunit sa pagiging tao na din. Malayo man ang aking mapuntahan, ngunit manatili ka sa aking puso. Dadalawin din kita sa lugar na ito, Nanay Kanida. Pangako po iyan. Mag-iingat po kayo dito at sana tuluyan ng matatahimik ang iyong buhay. Napayakap itong si Lucas sa matanda, pati pa nga sina Eloisa at ang dalawang anak nila ni Lucas, napapayakap na din ito sa matanda. Kahit na mabangis kasi itong si Nanay Kanida sa kanyang mga laban, napakabait kasi nito bilang ina. Napakamaalaga din ito sa mga bata ni Lucas, mapagmahal at itinuring niyang mga apo ang dalawa. Ngunit ganun talaga ang buhay. Minsan, kailangan natin natanggapin ang katotohanan na wala talagang magiging pirmaminti sa mundo. Ngunit sa pag-alis nitong si Lucas, babaunin nito ang mga kaalaman na natutunan niya kay Nanay Kanida at ipagpatuloy ito kahit saan man siya mapunta. Ilang sandali, lumabas na sina Lucas sa bahay ng matanda. Napatitig na lamang din itong si Nanay Kanida sa pamilya nitong si Lucas. Napaluha na ang matanda ang lahat ng kanyang pinigil habang kaharap sina Lucas kanina ay hindi na niya nakayanan pa. Bumaha na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi din kasi biro ang pinagsamahan ng mga ito. Simula nang nakilala niya itong si Lucas, tuluyang nagbago na ang lahat para sa kanya. Mahal na mahal niya ang taong iyon bilang anak na katulad ni Luis. Ilang sandali, pagkalabas naman ni Lucas, agad din itong nagpaalam at napayakap kay Luis na nasa labas. Habili ni Lucas kay Luis na kahit na anuman ang mangyayari, hinding-hindi niya iiwanan ang matanda. Wika naman nitong si Luis kay Lucas. Mag-iingat ka lagi, kapatid na Lucas. Huwag mong kalimutan ang dumalaw dito. Sa pag-alis naman itong si Lucas, may ipinadala itong si Nanay Kanida. Dahil nga magkakasama ang mga ito sa pananabong, ipinadala niya ang isang alagang panabong niya kay Lucas, ang kanyang panabong na manok na tubaon. Masayang masaya din itong si Lucas sa kabila ng kanilang paghiwalay ng landas. Ngayon, magsisimula siyang muli at kasama pa rin ang alaala ni Nanay Kanida dahil kasama niya ang panabong nito na manok at alam niyang hindi ito ordinaryong manok lamang. Maluha-luha pa rin itong si Lucas habang binaybay ang daan pababa ng lungsod. Makalipas ang ilang minuto, sumakay ang mga ito ng pampasahirong jeep.
ang lugar ng asawa nitong si Lucas na si Eloisa. Nasa lungsod ito ng Maria. Ang lugar ng Basak mura sa lugar nila ni Nanay Kalida. Kailangan pang magbiyahe ng mga ito ng 2 hanggang 3 oras bago makarating sa lugar na ito. Ang lugar ng Basak ay sakop din ng lungsod ng Maria. Makalipas ang mahigit sa 2 oras, narating na nila ni Lucas ang lungsod ng Maria. Kasalukuyang paakyat na sila sa bukirin ng Basak sakay ng isang motor na habal-habal. Matagal na din ang panahon na hindi nakabisita itong si Eloisa sa lugar ng kanyang mga magulang. Mahigit sa 5 taon na mula noong huling nakauwi ito sa lugar nila. Makalipas naman ang ilang minutong pagbiyahe ng mga ito, pagkadating nila sa lugar ng Basak, masayang masaya itong si Eloisa. Sa wakas, matitiyak niyang matutuwa ang kanyang mga magulang kapag nakitang kasama na niya ang mga apo nito. At kapag napag-alaman ng mga ito na dito na sila maninirahan. Ang bahay ng mga magulang nitong si Eloisa, nasa lupa ito ng lugar. Mayroong lugar ng Basak na medyo malawak na patag. Mayroong malawak na palayan ang nando doon. At sa gilid nito, nakatayo ang bahay ng mga magulang nitong si Eloisa. Sa unahan naman ito ay ang mismong sentro ng lugar. Bukod sa palayan, ang ikinabuhay ng mga taong naninirahan sa lugar na ito ay ang pagtatanim din ng tubo at iba't ibang uri ng mga prutas ang pinagkaabalahan ng mga ito. Naglalakad na sina Lucas at Binaybay ang daanan papunta doon sa may lupa. Dumaan ang mga ito sa gilid ng mga kakahuyan at malalagong mga damuhan. Hanggang sa dumaan doon sa isang lumang bahay na nakatayo sa gilid ng mga puno ng duhat. May nakitang 2 matanda, sina Lucas. Kakaiba ang titig ng mga ito sa kanila. Yung mga titig na parang kakainin ka ng buhay. Ramdam din ni Lucas na may mga kakaibang puwersa ang mga ito. Kaya tanong niya sa kanyang asawa, Eloisa, kilala mo sigurado ang 2 matandang iyan, hindi ba? Napatitig din itong si Eloisa. Kilala niya ang nagmamay-ari ng lumang bahay na nadaanan nila. Ngunit hindi niya kilala ang 2 matandang ito. Hindi ko kilala ang 2 iyan, Lucas. Ngayon ko pa lamang nakita ang kanilang pagmumuka. Dahil sa naramdaman itong si Lucas, lihim nang nag-usal ito ng mga dasal. Pagkatapos, pinabayaan na lamang niya ang mga ito. Ilang minuto din ang lumipas, dumating na ang mga ito doon sa bahay ng mga magulang nitong si Eloisa. Siyempre, gulat na gulat ang mga ito pagkakita sa asawa ni Lucas. 5 taon pa naman simula nung huling bisita nito sa lugar na ito. Ang bunsong kapatid ni Eloisa, hindi ito halos makapaniwala. Mabilis itong napatakbo at napayakap agad sa kanyang ate Eloisa. Ang ama naman nitong si Eloisa, maluwang agad ang mga ngiti nito at halatang pinipigilan lamang ang mga luha. Mayroong 2 kapatid itong si Eloisa. Ang lalaki niyang kapatid na si Ruel, may sarili na itong pamilya at nakatayo lamang ang bahay nito sa tabi ng bahay ng mga magulang nila. Mayroon na itong 2 mga anak. Ngunit ang hindi alam ni Eloisa, 2 taon nang namatay ang kanyang ina. Namatay ito dahil sa kulam. At dito na naman mapapasabak at masubukan ang mga natutunan ni Lucas galing kay Nanay Candida. Dahil ipaghiganti niya ang naging kamatayan ng ina ng kanyang asawa. Makalipas ang mga minuto, kinausap na itong si Eloisa ng kanyang ama na si Manong Inting, kasama ang isa pa nitong nakatandang kapatid na si Tony. Ipinaalam na nila sa babae ang nangyari sa kanyang ina. Sinabi na nila na 2 taon na ang nakalipas simula nang mamatay na ito. Hindi makapaniwala itong si Eloisa.
agad na bumuhos ang mga luha galing sa kanyang mga mata. Wika ng kanyang ama. Wala na tayong magagawa, anak. Ganun talaga ang buhay. Kaya dapat mo na itong tanggapin. Natanggap na namin ang mapait na sinapit ni Aureng, ang iyong ina. Napayakap na lamang itong si Eloisa sa kanyang ama. Ramdam nitong si Lucas ang hinagpis ng kanyang asawa. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ng matanda ang mas lalong ikinagulat nila ni Lucas at Eloisa. Ayon kasi sa sabi nitong si Manong Inting, hindi namatay sa pangkaraniwang sakit ang ina ni Eloisa. Hinala nila kasi na binarang ito dahil biglaan ang nagiging kamatayan nito. Biglang bumagsak ang katawan hanggang sa hindi na nito nakayanan pa ang lahat. Tanong ng tanong itong si Eloisa kung sino naman ang pwedeng gumawa noon. Sinabi ng mga ito sa babae na ang hinala nila ay ang mga kamag-anak ni Aling Rosita, ang dalawang matanda doon sa malapit sa may kalsada. Ang dalawang matandang ito ay ang mga nakita kanina nila ni Lucas na masama ang mga titig sa kanila. Wika pa ni Manong Inting na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng mga ito simula nang dumating ang dalawang matandang babae na sina Manang Ason at Manang Buning. Minsan kasi naaktuhan talaga ni Aling Aureng ang dalawang matanda doon sa kanilang taniman ng mga mais na kinain ng buhay ang kanilang alagang kambing. Kitang-kita ito ng ina ni Eloisa. Matagal na silang may hinala tungkol sa tunay na mga pagkatao ng dalawang matanda. At sa nakita ni Aling Aureng, sigurado na siya na aswang nga ang mga ito. Kaya nang sabihin ni Aling Aureng kay Manong Inting ang kanyang mga dasaksihan, gulat na gulat ang matanda. At galit na galit, napatay pa naman ang kanilang kambing. Nang makita nga nila ito, wakwak ang katawan at nawawala na ang mga lamang loob ng kanilang alaga. Ngunit saksi nga itong si Aling Aureng na dinukot ng dalawang matanda ang lamang loob ng alaga nilang kambing, kinain at pagkatapos nagmamadaling umalis na ang mga ito. Wika din nitong si Aling Aureng, nakakaiba na din ang hitsura ng dalawa. Nangingitim ang palibot ng mga mata at nangingitim din ang kanilang mga balat sa buong katawan. May mga matatalas na mga pangil at may mga tumutubong matutulis na mga kuko sa kanilang mga daliri. Sa galit nitong si Manong Inting, kinupronta niya ang mga ito habang may dalang mahabang itak. At iyon nga ang pinag-awayan ng mga ito. Dahil itong si Manang Rosita, talagang ipinagtanggol nito ang dalawang mga kamag-anak. Wika nito, nagawa-gawa lamang ang mga sabing iyon ni Aling Aureng para sirain sila. At makalipas nga lamang ang ilang araw, biglang nagkasakit ang ina ni Eloisa at sa loob ng 3 araw, agad na itong binawian ng buhay. Biglaan kasi ang pagbagsak ng kalusugan nito. Kinahapunan, may mga ginagawang orasyon itong si Lucas na mga palipadhangin. May mga ginawa itong pag-iimbestiga sa dalawang matanda doon sa unahan. May mga inutusan itong mga alaga para manmanan ang sinasabing mga aswang at mga barangan. Kinabukasan, araw iyon ng Linggo, niyaya nitong si Tony si Lucas na mananabong doon sa kabilang barangay. Ayon nito na marami ang mga nakikisabong sa lugar na ito at galing pa sa Patag, kaya tiyak nilang nagsilakihan ang mga pusta ng mga ito. Masyadong humanga kasi itong si Tony sa dalang manok na panabong nitong si Lucas. Sa narinig naman ni Lucas, parang musika ito sa kanyang tainga. Sobrang namiss na din niya ang pananabong. Agad na nagpaalam ito kay Eloisa. Pagkatapos na magtanghalian ang mga ito, agad nang papunta ang mga ito doon sa kabilang barangay para mananabong. Kasama nila ni Tony at Lucas ang panganay na anak ni Lucas
itong si Makmak. Sanay din kasi ang batang ito sa pananabong simula doon pa sa bayan ng San Jose, kung saan doon ang pinagmulan nitong si Lucas. Bit-bit niya ngayon ang manok na tubaon. Sabik na sabik itong si Lucas na isabong ang kanyang manok. Ang manok kasi na ito ay isa sa mga espesyal na alaga ni Nanay Kanida na galing pa sa pagiging mga sigbin at mga balbal. Tuwing gabi, nagpalit ito ng anyo bilang isang sigbin at tagabantay ito ni Lucas. Ngunit pagsapit ng umaga, agad naman itong mag-anyong manok. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ng mga ito doon sa nasabing sabungan, marami ng mga mananabong ang nasa labas. Hindi din pipitsugin ang sabungan na iyon. Huwika nitong si Tony, na doon na sila sa loob ng sabungan maghanap ng makakatapat na manok. Mas maraming mayayaman kasi ang nasa loob. Mas malaki ang pustahan. May dala naman itong si Lucas na malaki-laking pira. Kaya plano nitong sagaran na ang pamumusta. Nang makapasok na ang mga ito, may ilang kakilala itong si Tony na tumulong para makahanap sila ng makakalaban. Wika pa nga nung isang kakilala nitong si Tony. "Oh, Tony, mukhang makisig at matikas ang manok niyang dala. Subukan natin ngayon yan. Kumasa si Don Tilmo, ang kanyang manok ang makakalaban natin. Ngunit alam mo na ang matandang iyon. Malaking halaga ang pamusta. Kaya kailangan natin iyon natapatan." Napalingon itong si Tony kay Lucas. Dahil kakarampot lamang ang dala nitong pira, agad naman na naintindihan iyon ni Lucas. Wika naman ito. "Okay lamang iyan bayo. Kaya ko hanggang si Quintamil." Kaya lumaki ang mga mata ng kakilala nitong si Tony. Agad na ikinasa ang laban. Kahit na makisig ang tindig ng manok nitong si Lucas, mas marami pa rin ang mga pungpusta sa manok ng kaninang kalaban. Umabot din ng 40 mil ang nabuong pustahan. Pinalaga na nila ni Lucas ang mga ito. May mga nakikipusta naman sa kanilang manok, mga kaibigan at kakilala lamang ni Tony. Ilang sandali pa, hinayaan ni Lucas na ang anak na si Makmak ang magbibitiw ng panabong nila. Nagulat pa nga itong si Tony. "Bayo, bakit si Makmak?" Ang sagot naman itong si Lucas. "Huwag kang mag-alala bayaw. Ilang bisis ko nang dinala sa sabungan si Makmak. Alam na niya ang mga bagay na ito." At pagkatapos, tumawa pa nga itong si Lucas. Walang nagawa itong si Tony. Napakamot na lamang ito sa ulo ang kanyang iniisip. Baka naniniwala itong si Lucas sa mga pamahiin at swerte. Pati pa nga ang mga nanonood, nagulat din ang mga ito dahil bata ang magbibitiw sa manok nila ni Tony. Makalipas ang ilang sandali, simula na ng labanan ng kanilang mga manok. Sabay na binitiwan na ng mga ito ang kanilang dalang mga panabong. Nagulat muli itong si Tony at ang mga sugarol nang makita nilang sanay na itong si Makmak sa paghawak at pagbibitiw ng manok. Makalipas lamang ang ilang sandali, agad na nagpapakitang gilas na ang dalawang mga panabong. Agad na umigpaw ang mga ito at nagpapalitan ng mga pagpalo sa ere. Unang bumagsak ang manok nitong si Lucas, ngunit agad din itong muling umigpaw at nagpakawala ng mga palo sa pabagsak na kalaban. Hanggang sa napapatras na ang kalabang manok, hiyawan ang mga nakapusta sa manok ni Lucas. Pati itong si Tony, napapatalon na rin ito. Muling napang-abot ang dalawang mga manok sa ere. Ngunit pagbagsak ng mga ito, agad nang nangingisay ang manok ng kalaban. May sumirit na din na dugo galing sa katawan nito. Kaya agad na batid nila ni Lucas na panalo na sila. Nagpatalon-talon na itong si Tony at napapasigaw. Pati pa nga itong si Makmak, tuwang-tuwa ang bata sa kanilang pagkapanalo. Hindi makapaniwala naman ang panig nila
ni Don Telmo sa madali ang pagkatalo ng kanilang panabong dahil mabigat na preparasyon ang kanilang ginawa sa tuwing mananabong ang mga ito. May mga itinurok din ang mga ito na mga bitamina sa kanilang manok para makapagbigay ito ng maganda at malakas na laban. Ngunit hindi nga iyon nangyayari. Sa loob lamang ng 5 minuto, natalo na ang kanilang manok. Malaki ang napanalunan ng pira nila ni Lucas at nang tingnan pa nila at suyurin ang katawan nitong si Tubaon. Walang anumang pinsala itong natamo. Walang sugat o galos man lamang. Kaya wika nitong si Lucas kay Tony. Bayaw, pwede pa nating ilabang muli ang manok na ito. Tingnan mo, wala man lamang itong galos o sugat. Pwede pa itong manalo. Agad naman na naghanap ng makakalaban ang mga ito. Ngunit itong si Don Telmo, dahil sa kagustuhan na makabawi, ang mga ito na ang humahamon sa kanila. Kaya naikasa agad ang bakbakan sa kanilang mga manok. Sa pagkakataon na ito, mas malaki na ang pustahan. Umabot na ito ng 60,000. Kumasa agad itong si Lucas. Malaki ang tiwala niya sa manok ni Nanay Kanida. At makalipas ang ilang minuto, nagsisimula na naman ang bakbakan ng mga manok. Itong si Makmak pa rin ang nagbibitiw. Makalipas ang ilang segundo, agad nang nagpapalitan ng mga pagpalo ang mga panabong. Ngunit ganon na ganon pa rin ang nagiging senaryo at resulta. Mas nangingibabaw pa rin ang lakas at leksi nitong si Tubaon. Agad na napapagiwang ang manok nila ni Don Telmo nang tamaan ito ng mga malalakas na mga pagpalo galing sa manok nitong si Lucas. At lumipas pa ang ilang sandali, walang tigil ng pinagpapalo ng manok na Tubaon ang manok ng kalaban hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Mayroong malaking sugat ito sa ilalim ng kilikili na nagiging dahilan para agad itong bawian ng buhay. Sa mga nakalipas na mga sultada, mas pinili nitong si Lucas na hindi na muna niya ilaban itong si Tubaon. Baka kasi pangingilagan ito agad ng mga mananabong. Baka dumating ang pagkakataon na wala nang maglakas loob na lumaban sa manok nitong si Lucas. Kinahaponan, nagpasyang mag-inuman muna ang mga ito doon sa may tindahan. May mga kaibigan na din sina Tony na sumasama at nakikiinom sa kanila. Bukal naman sa loob ni Lucas ang mga ito na maisama. Dala ng malaki-laki na din ang kanilang napanalunan. Bukod kasi sa panalo nila sa laban ni Tubaon, nananalo pa ang mga ito sa pamumusta. Napasarap ang kanilang inuman. Doon na din sila kumain ng hapunan sa karinderya na nasa gilid lamang ng sabungan. Umabot ng ilang oras ang kanilang pag-iinom. Alas 9 na nang magpasyang uwi na ang mga ito. Kakaunti na lamang ang mga sultada doon sa sabungan at unti-unting nagsiuwian na din ang mga mananabong. May dalawa pang kasama sina Lucas na mga taga roon din sa lugar ng Basak. Ngunit tulad nila, lasing na din ang mga ito at pasuray-suray na kung maglalakad. Tanging itong si Makmak ang hindi lasing. Itong si Lucas, hindi ito lasing giro. Ngunit pinagbigyan niya ang kanyang mga bagong kakilala at kaibigan. Madilim na ang buong lugar. Binaybay na nila ngayon ang gilid ng maisan. Sa lugar na ito, wala nang masyadong kabayan. Ilan lamang kasi ang nagtatayo ng mga kabayan doon sa lupa. Habang naglalakad ang mga ito, may narinig na busis ng ibon itong si Lucas. Sa busis na iyon, alam agad niyang hindi ito ordinaryong ibon. Sa tagal pa naman niyang pagsamasama ni Nanay Kanida sa mga bakbakan laban sa mga kampon ng mga demonyo, marami na siyang nakasagupa na iba't ibang uri ng mga demonyo. Biglang nawala ang kanyang kalasingan at bumalik ang kanyang wisyo. Agad niyang sabi kay Tony, "Tony, kayo na ang nasa unahan.
hawakan mo si Makmak. Gabi na. Baka mapatid pa yan sa mga ugat ng punong kahoy na nakambalang sa ating daraanan. Ginawa iyon ni Lucas para kung atakihin man sila ng mga nilalang, agad niyang matutulungan ang kanyang mga kasama. Nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang mga kakahuyan patawid na doon sa may ilog. Sa tapat nito, makikita na doon ang mga maisan at palayan na pagmamay-ari nila ni Lucas. Malapit na sila sa kanila. Ngunit dito na din narinig ni Lucas ang pagiging agresibo ng busis ng ibon. At kung kanina ay isa lamang, ngayon ay dalawa na. Mabilis nang kumilos itong si Lucas. Nag-uusal agad ito ng mga orasyon. Matapos ang kanyang ginawa, pinakalat niya ito sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nawala na ang mga narinig ng tinig ng ibon. Kaya muling nagpapatuloy ang mga ito sa paglalakad. Walang kaalam-alam ang mga kasamahan nitong si Lucas na may mga nilalang ang nasa paligid at nagmanman lamang ang mga ito sa kanila. Alam nitong si Lucas na mga aswang ang mga ito. Nawala man ang busis ng mga ibon na nagpaparamdam sa kanila kanina. Ngunit ang pwersa ng mga ito ay nanatili lamang sa kapaligiran. Ilang sandali pa, napatigil sa paglalakad ang isang kasama nila ni Tony. Wika nito. Tika, Tony, sino ba ang dalawang iyan? Kaya napatigil din sina Tony. Sinipat-sipat nila ang itinuro ng isa nilang kasama at nakita nila ang dalawang bulto ng tao na nasa gilid ng kakahuyan. Nakaposisyon ang mga ito sa tabi ng malaking puno ng kahoy. Malapit na ang mga ito sa labasan ng kakahuyan at kitang-kita na nila ang dalawa. Ang akala ng mga ito na mga kapitbahay lamang nila ang mga iyon at galing din doon sa sabungan sa kabilang bayan. Nilapitan nila ito ni Tony. Baka kasi hinihintay sila at balak na makahingi ng balato sa kanilang napanalunan. Ngunit uwi ka agad nitong si Lucas. Huwag niyong lapitan ang dalawang iyan, Tony. Kaya napalingon ang mga ito kay Lucas at nang muling ibaling ang kanilang tingin doon sa dalawa na nakita nila doon sa unahan, naglalaho na ang mga ito. Sa isang kisap mata lamang, nawala ito sa kanilang paningin. Hindi naman maaring mabilis lamang na tumakbo ang mga ito dahil labasan na kung maglalakad man ang mga ito palayo, makikita pa rin nila ang mga ito. Kaya nagtataka ang grupo nila kung bakit biglang naglaho ang dalawang tao. Wika ni Lucas. Tony, kailangan natin na makalabas agad sa kakahuyan na ito. Dito na naintindihan ni Tony kung bakit gano'n na lamang kabalisa itong si Lucas. Alam nitong hindi mga pangkaraniwan ang kanilang nakitang dalawang tao. Ang ginawa nila, dumaan muna ang mga ito doon sa bahay ng dalawang kasama nila. Malayo ang bahay ng mga ito na nasa dulo ng kabilang bahagi ng palayan. Ngunit kailangan nilang ihatid ang mga ito. Baka atakihin pa ang mga ito ng mga aswang na nasa paligid. Matapos nilang maihatid ang mga kasama nila, dito na nagtatanong itong si Tony kay Lucas habang papauwi na ang mga ito. Lucas, sino ba ang dalawang iyon? Anong klaseng mga tao ang nakita natin kanina? Sagot naman itong si Lucas. Tumahimik ka muna, Tony. Huwag muna natin na pag-usapan ang mga bagay na iyan. Nasa paligid lamang ang mga ito at minanmanan tayo. Malakas ang kanilang mga pandinig. Kailangan natin na bilisan ang ating paglalakad. Makalipas ang ilang mga minuto, narating na nila ang kanilang bahay.
wika ni Lucas na kailangan ni Tony na maglalagay ng abo na may halong asin sa kanilang mga bintana at pintuan. Bilin pa muli ni Lucas kahit na anong maririnig nitong si Tony sa paligid, huwag nila itong pansinin. Pagkatapos, pumasok na sina Makmak at Lucas sa bahay nila ni Manong Inting. Agad na sinabi ni Lucas ang mga nagaganap habang papauwi ang mga ito. Wika ni Lucas kay Eloisa na pumasok na ang mga ito doon sa kanilang kwarto. Habang sa sala, naghanda na sina Lucas. Kasama naman sina Manong Inting at ang nakakabatang kapatid ni Eloisa na si Binje. Agad na kumuha sila ng mga dinurog na bawang, asin at kalamansi. Hinalo nila ang mga ito at pagkatapos inilagay nila sa may bintana at pintuan. Nagpasya ang mga ito na doon na sa sala matutulog. Ilang sandali pa nang makaidlip na ang mga ito. Makalipas ang 2 oras, insaktong 1:00 ng madaling araw, may narinig na kakaibang angil itong si Lucas. Nag-init din agad ang kwintas na bigay ni Nanay Canida sa kanya. Ito nga ang nagpagising sa kanya dahil sa init na naramdaman. Pinakinggan ng mabuti ni Lucas ang mga angil na iyon. Sa tingin niya, nasa may kusina ang mga ito. Hindi lamang kasi isang angil ang kanyang narinig. Marami kasi ang pinagmulan ng mga ito at sunod-sunod. Tulog na tulog ang mag-amang kasama nitong si Lucas. Hindi na niya ginising pa ang mga ito. Ang ginawa nitong si Lucas, kinuha na niya ang pamalong kahoy na bigay din nitong si Nanay Canida. Dahan-dahan na naglalakad ito papunta doon sa may kusina. Ilang sandali pa, biglang nawala ang kanyang mga naririnig na mga angil. Ngunit alam ni Lucas na nasa paligid lamang ang mga ito. Dahan-dahan na binuksan niya ang pintuan doon sa likuran. Pagkatapos, maingat nang umibis itong si Lucas doon. Nakapag-usal na din itong si Lucas ng mga orasyon na mga pangharang at ang orasyon na pangmarka. Nais niyang markahan ang mga ito para malaman niya kung saan uuwi ang mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, nang makalapit na itong si Lucas doon sa may manggahan, biglang may mga kaluskos na narinig ito galing doon sa itaas. Dito na, mabilis na ibinitiw niya ang mga nakahandang orasyon. Ilang sandali lamang, may narinig itong si Lucas na parang may mga bumagsak doon sa unahan ng manggahan. Kaya mabilis nang tumakbo itong si Lucas at nang makarating na ito doon sa mga damuhan, agad niyang nakita ang 3 mga malalaking aso na papatakbo na papunta doon sa mga palayan. Hinayaan na lamang ito ni Lucas na markahan na niya ang mga ito. Kaya ilang sandali, bumalik na ito doon sa bahay. Pagkapasok nito, tulog na tulog pa rin ang mag-amang Manong Inting at itong si Binje. Bumalik na sa paghiga itong si Lucas hanggang sa makatulog na din ito. Kinabukasan, sinabi na niya kay Manong Inting ang mga nagaganap. Wika nitong si Lucas. Tatay Inting, namarkahan ko na ang mga aswang na iyon. Sa araw na ito, gagawin ko na ang mga pangtarak na orasyon at sundan ko para makita ang kanilang mga pinagmulan. Sagot naman nitong si Manong Inting. Alam ko na kung sino ang mga iyon, Lucas. Ngunit nagtataka lamang ako kung bakit 3 ang mga nakita mo. Bukod doon sa 2 matanda, may isa pang aswang ang nandirito. Ngunit sino kaya? Aalamin ko ang mga bagay na iyan mamayang gabi, Tatay Inting. Sa araw na iyon, may mga ginagawang orasyon itong si Lucas. Sa mutsaring mga orasyon ang kanyang mga ginagawa. Pinaghandaan niya ang mangyayari mamayang gabi. Sa kabilang banda naman, doon sa bahay nila ni Manang Rosita, nag-uusap na ang mga ito.
uwi ka nung isang matanda. Ano na ngayon ang susunod natin na gagawin, Rosita? Mukhang malakas din ang kakayahan ng asawa ni Eloisa. Sagot nitong si Manang Rosita. Bukas na bukas din, kakausapin ko si Tata Carlito. Ngunit gawin niyo pa rin ang una natin na plano. Patayin natin si Inting. Kung mangyayari iyan, natitiyak kong magsilayasan na ang kanyang mga anak sa lugar na ito. Kinangkam nila ang lupain ng aming mga ninuno. Dapat nga sa amin ang mga palayan na iyan. Babawiin ko ito kahit na ano pa ang mangyayari. Kahit na kamatayan nila ay gagawin natin. Sagot naman nung isa. Ngayon na may kasama na silang may kaalaman sa mga aral sa kanan, mukhang hindi na madali ang pagbarang natin kay Inting. Ngunit susubukan namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit magkakahirapan man, mas nakakabuting ang anting gerong iyon ang uunahin natin na mapatumba. Sinang-ayunan naman ito ni Manang Rosita. Plano din ng mga ito na makipagkita sa kanilang mga kamag-anak na nakatira doon sa bukirin ng basak, mga kamag-anak nilang mga aswang at mga barangan. Matagal ng panahon na may namagitan na hidwaan sa mga ito at sa pamilya nitong si Manong Inting dahil nga sa palayan na inaangkin na pagmamay-ari nila dati ni Manang Rosita. Ngunit dahil nga magkakapitbahay, naayos naman ang anumang gulo at gusot ng mga ito sa pamamagitan ng usapan. Ang buong akala ni Manong Inting na tapos na ang lahat. Binata at dalaga pa kasi nang mangyayari ang mga bagay na iyon. Kaya nakakalimutan na ito ng ama ni Eloisa. Ngunit hindi itong si Manang Rosita. Ito kasi ang mahigpit na bilin ng kanyang ina bago ito mamatay. Nabawiin niya ang lupain na kinamkam ng pamilya nitong si Manong Inting. Nakuha ni Manang Rosita ang pagiging aswang galing sa kanyang yumaong asawa. Matagal bago na ipagkasatuparan ang lahat ng kanyang plano. Dahil bago pa lamang na naordina itong si Manang Rosita bilang kasapi ng angkan ng mga aswang. Kinagabihan, may mga inilagay at ibinudbud itong si Lucas sa paligid ng bahay nila ni Manong Inting at Tuni na mga sinunog na mga makahiya at bunga ng antuma. Nilagyan na niya ang paligid ng mga panguntra dahil aalis siya ngayong gabi. Susundan na niya ang kanyang ginawang pangmarka. Alas 8 pa lamang ng gabi, nagpaalam na itong si Lucas kay Eloisa at Manong Inting. Dala na din niya ang pamalong kahoy. Ilang sandali pa, pinalabas na niya ang kanyang mga gamugamong mga alaga. At pagkatapos, mabilis nang sinundan ito ni Lucas. Makalipas lang din ang ilang minuto, alam na agad ni Lucas kung saan papunta ang mga ito. Papunta ang kanilang direksyon doon sa bahay nila ni Manang Rosita na nadaanan nila ni Lucas noong papunta pa sila sa bahay ng mga magulang ni Eloisa. Dahil medyo malapit lamang ito sa bahay nila ni Manong Inting, agad na narating ni Lucas ang bahay ng mga ito. Nasa distansya pa itong si Lucas. Kailangan niyang makasiguro na hindi siya maramdaman ng mga kampo ng kadiliman. Sa tingin niya, mga aswang nagabunan ang mga ito at alam niyang malalakas ang mga ganitong uri ng mga aswang at may kaalaman din sa mga orasyon. Dahil makailang beses nang may nakakalaban sila ni Nanay Kanida na mga aswang nagabunan. Ang ginawa ni Lucas, nagkarga muli ito ng mga puder at mga pambagod. Kailangan niyang bigyan ng babala ang mga ito. Dahil kung hindi, patuloy lamang na manggugulo ang mga aswang na ito sa pamilya nila ni Eloisa. At baka darating pa ang pagkakataon na may masaktan ang mga aswang isa sa kanyang mga pamilya.
Dahan-dahan nang umibis itong si Lucas, dumaan ito sa mga salingan. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas, agad nitong napansin ang mga alaga ng mga aswang na sa paligid. May mga sigbin at mga balbal